So kung gusto mong lumaki yung muscle mo, instead na yung chan mo, iwasan natin yung... Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, i-cover ko kung bakit ba mabagal yung paglaki ng muscle natin or kung bakit mabagal yung pag-progress ng muscle natin o yung tinatawag nilang gains. So dito sa video to, magbibigay ako ng top 5. Okay, yan, top 5. Top 5 kung bakit mabagal yung paglaki ng muscle natin. Okay, iisa-isahin ko yan. Kasi itong mga reason na to o itong top 5 na to, importante to kung bakit ba hindi lumalaki yung muscle natin. So, kailangan panood itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon kayo ng idea or para bumilis yung paglaki ng muscle natin or yung pag-develop or yung pag-progress. Pero bago umpisa itong video, for disclaimer lang na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 8 years background sa fitness industry. Yung 8 years background na yun at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. So, umpisahan na po natin itong video. So, yung number one na sasabihin ko dito kung bakit ba mabagal yung pag-progress natin o yung paglaki ng muscle natin. Una sa lahat, kasi hindi tayo kumakain ng tamang protein or enough protein para sa muscle natin. Okay? So, number one, yung nutrition. Minsan, iniisip natin, workout tayo ng workout, pero yung muscle natin, hindi naman nagpo-progress o hindi siya lumalaki. So, ang reason dyan, yun nga, number one, sinabi ko, kung hindi tayo kumakain ng tamang protein, ang mangyayari nyan sa muscle natin, eh, hindi siya lalaki. So, isipin mo na lang, ginagamit mo yung muscle natin, or isipin mo yung kotse, diba? Kung gagamitin mo yun palagi, syempre, diba, ginagasolinahan natin yun. So, yung gasolina, isipin mo na lang, ayun yung protein. So, kung hindi tayo kakain ng tamang protein, kung hindi mo siya lalagyan ng tamang gasolina, diba, hindi aanda rin sa sasakyan. So, ganun din yung muscle natin. Ang mangyayari sa muscle natin yan, eh, hindi ka magpo-progress. Kumbaga, wala siyang gasolina, diba? So, ganun yung sasakyan. Kung yung sasakyan, hindi mo gagasolinaan, diba, hindi siya tatakbo. So, kung maglalagay ka naman ng konting gasolina lang, diba, konting biyahe lang ang makukuha mo. Pero, kung lalagay mo siya ng full tank, diba, mas mahaba yung biyahe natin doon. So, yung muscle natin, ganun din yun. Kung hindi mo siya kabibigyan ng tamang protein at saka hindi ka kakain ng enough protein, syempre yung muscle natin, instead na bumilis yung pagtakbo o yung pag-progress o yung paglaki, eh babagal siya. Diba? Kasi hindi siya tama. Walang nutrition na kinakain para mag-build o mag-progress yung muscle natin. So, yun yung number one. Pumunta naman tayo ngayon sa number two. Teka, i-check ka muna dito kasi sinulat ko lahat dyan para explain ko sa inyo. Okay? So, yung pangalawa, ito, importante ito ha, tandaan nyo ito. Yung pangalawa, masyado tayong stress out. Ano ba yung stress out? O yung sinatawag nilang stress? Kasi ganito guys, kung masyado tayong stress, ang ibig sabihin yan, eh yung katawan natin, especially yung muscle natin, malaking epekto yun guys. Okay? So, yung muscle natin, imagine mo na lang, masyado kang stress, masyado kang maraming iniisip. Ipin mo na lang, masyado kang stress out. Yung stress out na yun, katulad ng trabaho mo, pwede sa mga kaibigan mo, pwede sa pamilya mo, or kahit anong stress na maiisip mo, ang mangyayari niyan ay maapektuhan yung paglaki ng muscle natin. So, bakit nakaka-apekto yung stress sa paglaki ng muscle natin? So, ganito ang sagutin ko yan ha. So, isipin mo na lang, masyado kang stress out, tapos mag-workout ka, diba? So, yung stress mo, yung gagawin mo, eh, i-workout mo, tingin mo makapag-workout ka ba ng maayos kung masyado kang stress at saka masyado kang maraming iniisip. Diba? Hindi ka makakapag-focus. Hindi ka makakapag-focus, ang mangyayari niyan, di mo matitrain or mau-workout yung muscle na tinitrain mo or para lumaki or bumilis yung progress ng muscle natin. Okay? So, nagigets nyo na. So, tandaan nyo, kung masyado kang stress out, eh, ang mangyayari niyan, wala tayong magagawang progress. So, kailangan maging stress-free tayo kasi malaking tulong yon. Minsan ako, pag nai-stress ako, ang ginagawa ko, hindi ako kontento na makapag-training ako ng maayos sa gym, especially, at saka at the same time, hindi rin ako makakain ng maayos dahil sa sobrang stress. So, isipin nyo na lang, kung masyado kang stress, kailangan tanggalin nyo muna yung stress nyo bago tayo makapag-workout ng maayos at the same time, makakain din tayo ng maayos.
Okay? Magbibigay ako dito ng 3 tips kung paano mawala yung stress natin. So, number 1 dito, at sinasabi ko dito, kailangan mag-meditate tayo. Yung meditate or meditation, makakatulong yun para matanggal yung stress natin sa katawan. Matanggal yung stress natin sa katawan. Kasi kung hindi tayo mag-meditate or meditation, ang mangyayari na yung utak natin, maraming iniisip, takbo lang siya ng takbo, di ba? Hindi siya nare-relax. So, para ma-relax yun, kailangan natin ng meditation or meditate. Makakatulong yun. Pangalawa, ito guys, maganda rito, pwede tayong mag-yoga. Ako, ginagawa ko, nag-yoga ako once a week. Yung yoga, hindi lang yun sa katawan natin, maganda rin yun sa utak natin. So, tandaan natin, kung mag-yoga tayo for at least 45 to 1 hour, makakatulong tulong yun para matanggal yung stress natin at the same time, para ma-refresh din yung utak natin. Okay? So, yung pang-last naman dito, ang sinasuggest ko, kailangan may tulog tayong ginagawa. Yung tulog, dapat enough yung ginagawa nating tulog kasi kung hindi tayo matutulog ng maayos, ayan, kasagutin natin yan sa pangatlong dito, okay? So, pangatlong, sinabi ko nga na, kung wala tayong tulog, ang mangyayari yan, hindi tayo makakapag-workout ng maayos. So, ngayon sa pangatlong, eto, i-explain ko naman kung bakit makakatulong yung enough na tulog. So, yung tulog, isipin mo na lang ha, hindi ka matutulog or kung lagi kang puyat, okay? Tandaan mo ito, yung puyat mo o yung tulog mo, hindi tama. Siyempre, ang mangyayari niyan, katapos natin mag-workout, yung muscle natin kailangan mag-develop. Ang reason niya para ma-develop ng mabilis, kailangan may enough siyang rest. Yung rest, yun yung pahinga. Kasi kung hindi ka magpapahinga, ang mangyayari niyan, yung muscle natin, para siya mag-develop, ang nangyayari niyan, kailangan natin ng tamang pahinga or tamang tulog. Isipin nyo, pag pupunta ka sa gym or kapag nag-workout ka, hindi dun lumalaki yung muscle natin. Tandaan nyo to, lumalaki yung muscle natin kapag nakakapag-relax at saka nakatulog tayo ng maayos. Okay? Kasi kung hindi ka makatulog ng maayos, ang mangyayari niyan, masyado kang stress out. Yung muscle natin, yung utak natin at saka yung katawan natin, wala tayong magagawang progress. Okay? Masyado siyang stress out, wala siyang pahinga. Ito for example, nagbibigay ako ng example. Isipin mo yung sasakyan, gagamitin mo siya 24/7. Tapos sa isang taon, wala siyang tigil, wala siyang maintenance. So ang mangyayari niyan, wala pahinga, di ba? Anong mangyayari sa sasakyan? Masisira siya kasi wala siyang maintenance. Tapos pangalawa, walang pahinga. So ganun yung muscle natin. Kung wala tayong enough na tulog or tamang tulog para mag-recover yung muscle natin, hindi yun lalaki or babagal yung pag-progress nun. Okay? So pumunta naman tayo sa pang-apat. Itong pang-apat, maganda to. Okay? So itong pang-apat, ang sinasabi ko dito, lagi naman tayong glaseng. Para sa mga natamaan dyan, may hilig uminom. Guys, kung lagi tayo umiinom araw-araw, lagi tayong tumotoma, ang mangyayari niyan, syempre, maapektuhan yung gains natin o yung muscle natin. Kung wala tayong self-control o yung pag-control sa katawan natin na kailangan natin uminom tayo araw-araw, kung hindi tayo nakakatulog, nang hindi tayo nakakainom ng alak, guys, malaking epekto to sa muscle natin. Instead na magigain tayo ng muscle, ang magigain natin dito yung taba, di ba? Isipin mo na lang yung mga tumador o yung mga umiinom ng maraming alak. Ano ba malaki sa kanila? Di ba yung chan? So kung gusto mong lumaki yung muscle mo, instead na yung chan mo, iwasan natin yung pag-inom araw-araw. Kasi guys, hindi makakatulong yung alak. Okay? Instead na alak inumin mo, ang inumin mo na lang yung protein shake. Diba? I-substitute mo na lang siya kasi yung protein shake, makakatulong pa yon para mag-develop yung muscle natin. Instead na yung alak, makaka-develop yun ng bilbil natin. Instead na yung pag-develop ng muscle natin. Okay? So, tandaan nyo yan. Yun yung pang-apat. Tapos, pumunta naman tayo ngayon sa pang-last o yun sa pang-lima. Teka, check ko muna dito. So, yung pang-lima, eto na. Maganda rin to. So, tandaan nyo to. Wala tayong proper na training plan. Okay? Pumupunta tayo sa gym, pumupunta tayo, nag-workout tayo. Ang nangyayari niyan, pumupunta lang tayo sa gym para mag-workout. Wala tayong plan. Kumbaga, wala tayong sinusunod para makuha natin yung goal natin. Kumbaga, pumupunta ka lang doon para mag-workout. Wala kang ginagawang plano kung tama ba yung ginagawa mo, kung mali ba yung ginagawa mo, or kung yung nagpo-progress ka ba sa pagbuhat mo, kung tama ba yung ginagawang pagbuhat. So, kumbaga, yung training plan natin, wala. Kumbaga, nangangapa lang tayo, di ba? Nag-guess lang tayo kung tama ba yung ginagawa natin. Basta, makapag-workout ka lang, gagawin mo na yan, di ba? So, wala tayong training plan. Importante yung training plan, guys, para rin yung pagkain. O yung tinatawag nilang meal plan, di ba? So, kung meron kang meal plan, tamang pagkain,
meron ka rin tamang training plan. Ang sinasabi ko sa inyo guys, within 12 weeks, makakagain ka ng magandang muscle at saka makukuha mo yon ng mabilis yung muscle na gusto mong makuha o yung katawan na gusto mong makuha. Basta tama yung ginagawa mo, may sinusunod ka, 'di ba? Hindi lang yung nanghuhula ka or akala mo tama na yung ginagawa mo, 'di ba? So para doon, kung gusto mo ng training plan, meal plan, ipapasok ko lang dito guys na magbibigay ako ng training, online training, one-to-one. Malapit na yan guys. Or one-to-one coaching sa online, okay? Kung interesado kayo, standby lang kayo dito lagi sa YouTube channel natin. I-update ko kayo. At saka, ito na, last guys. Kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite po muna kitang mag-subscribe. Kung hindi ka pa-subscribe, mag-subscribe ka muna para matulungan kita na ma-achieve mo yung body mo din, okay? Nang libre dito sa YouTube channel natin. Pero yung one-to-one training natin guys, may bayad yon. So, sinasabi ko lang sa inyo na hindi siya mura. Kasi ang gagawin ko dun sa training plan natin, tututukan ko kayo kung gusto nyo talagang mag-develop ng muscle natin o yung katawan na gusto nyong makuha. Okay? One-to-one to sa online. So guys, ito muna yung video natin ngayon. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, huwag nyong kalimutan guys na i-share nyo itong video. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat. Para makatulong din tayo sa iba. Okay? Kung may gusto kayong i-add dito sa kung bakit hindi lumalaki yung muscle natin or kung bakit mabagal yung paglaki ng muscle natin, ang gawin nyo, comment kayo dun sa baba. I-comment nyo yung idea nyo or kung may gusto kayong i-add pa dito, i-add nyo lang doon, i-comment nyo lang doon. Hintayin kayong mga comment nyo. Okay? So guys, ulitin ko lang, kung hindi ka pa subscribe sa YouTube channel ko, subscribe ka muna. Nagbibigay ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo dito sa YouTube channel ko ng every Friday. Kung ma-miss nyo yung every Friday, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba ng video para once na nag-upload ako ng bagong video, mananotified kayo. At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So I'm out for today guys. Thank you for watching. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? Peace!